Good morning! So give up ka na talaga? As long as hindi pa sila, I will continue to fight for her. Habang may pagkakataon pa ako, did your best. Kaya nga, pasok tayo eh. Napeste na naman yung mga patanim namin. Kaya mas lalo natin pagbutihan to. Let's go! Yes, sir. Salamat sa pagiging mabuting advisor sa anak ko. You're welcome po. Kung hindi sila naapektuhan, then let's go and target the person that will surely rattle their cages. Alam niya ba tong si Alexander Grandi III involved daw sa capital letter T? Ito ay illegal. Pero, ang pinakamalala sa lahat ng ito, apparently, he's teaching somewhere in a university in Metro Manila. Alam kaya ng mga officials ng nasabing university kung anong pwedeng maging impluensya ng isang Sander sa kanyang mga estudyante? Baka hindi lang grades nila ang gustuhin nilang maging high kay Sir Sander. Hello, Pa. Sander, where are you? Yes, Mare. We just watched it. Pero Mare, don't you think it's too much? No, it was perfect. It was hilarious. O basta ha, ikaw nang bahala sa akin. Of course. So what was that all about? I want people to know exactly who that Xander is. And I will not stop assassinating them one by one until they give me what I want. Agnes, babalik na lang ako. But I promise, tatapusin natin yung buong booth, okay? Huwag niyo na pong intindihin yun, sir. Kaya na namin yun. I don't know what's happening, Agnes. I'm sorry, Agnes. Tara. The nerve of that woman to ruin our son's reputation just like that. Look, hindi natin sigurado kung si Sherry talaga may kagagawa nito. Eh, sino pa? I never imagined Sherry would do this to our family. Talagang naghahanap siya ng paraan para to put us down. Well, what we should do is tell everyone who's going to be alarmed that our company is doing well. And Sander will still inherit our company. Bilisan na natin ng transition period mo, Sander. Maybe in 2 years or even less. Kung pwede nga lang i-announce ko na bukas na ikaw na presidente ng ating company, gagawin ko. Sander, what we need from you is your commitment. Of course, Pa. We're all in this together, di ba? Si Sander, eh hindi naman siya artista at hindi naman siya tatakbo sa politiko. Ganun ba siya kasikat para pagsisimisan ng mga tao? Friend, okay ka lang? Oo naman. Nag-aalala lang ako kay Sir Grande. Nak, magpapaalam na rin ako ha. Magpahinga na kayo. Sige mama, ingat po kayo. Bye, Aling Marites! Aling Marites, sabay na po ako sa inyo. Dude, pahinga ka na. Pero ligtitin mo na namin to. Sige, Jay. Salamat. Sure, no problem. Aling Marites, 1 second lang. Ayusin lang namin. Sige. Nak, totoo ba yung mga napanood natin kanina sa TV tungkol kay Sander? Siguro po noon, nung una ko po siyang nakilala. Oo. Pero ngayon po, ibang tao po si Sir Grande. Madam, hindi naman ako na-inform. Totoo ba yung mga balita kay Sir Sander? Ganun ba talaga siya? Pass is pass na yun, Sir Sander. Bakit? Wala bang karapatan ng tao para magbago? At dapat magka-airtime si Sir Sander para pagtanggol ang sarili niya? Naku, ano sabihin niya? I am sorry.
Diba, nung nabagsak siya sa La Presa, di na natin siya makausap ng matino? So bakit kayo nagtataka sa mga sinasabi ng reporter? Alam mo, Judy, ikaw hindi makausap ng matino. Adik naman pala yung karibal mo eh. Kaya dapat lang sa'yo mapunta si Agnes. Sir, hindi ba posigurin totoo? Kasi napaka-sporty niya actually. Naglaro kami ng basketball sa school. Talo team namin. Naka-steroids yun. Kaya ganun yung kagaling. Alam mo, pagka nakaganun ka, parang kang superhuman, yung parang superpower na sobrang over yung power mo. O, kaya nga na. Sir, hindi mo posiguro yung nagsisteroids? Grabe naman. Mukha ba? Ikaw na nga binubuyo ko para mag-hard dyan kay Sander eh. Ikaw po nabibigay ng benefit of the doubt sa kanya. Sir, hindi man po sa ganun, pero ayoko lang po nang huska ng tao. Alam mo, kung totoo talagang gumagamit ng diyon, isipin mo na lang kung anong pwede niyang gawin kay Agnes pag meron siyang tama. Di ba? Gising ka pa ba? Yes, sir. Agnes? Yes, sir. Natapos niyo na ba yung booth? Nahinto po kami, pero tatapusin naman po namin bago po mag-expo. Yun lang po ba? Agnes, I just wanted to tell you na yung mga bagong binibintang sa akin, Agnes, walang totoo dun, ha? Yun lang. I just wanted to tell you that. Yes, sir. So, I'll see you tomorrow? Yes, sir. Okay. Come in. Ma. Inaalam ko na ngayon kung totoo mang may kinalaman si Sherry dito. Tungkol pa rin ba ito sa Grande, ma? Most likely. How about you? Are you okay? Kumpara sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay, ma. Minor lang ito. That's why I so want you to be happy with Agnes. May progress na ba? May progress na sana. I was slowly regaining her trust back. Pero now I fear dahil sa mga bagong naglalabas ng issue, lahat ng progress yun eh, mawawala na lang. Maalala na naman yun eh. O nga pala, no? Tarantado nga pala itong lalaki ito. I'm sorry, anak. You shouldn't have been caught in the crossfire. Napanood niyo ba? Grabe pala talaga si Sir Xander, no? Wild! Balita ko nga, may girl na nabuntis yun dati. Hindi pinalagutan. Kaya ayun, nabaliw. Talaga? Clerks naman yun, eh. Parang gano'n naman kaya yata talaga, walang tao. Hello? Miss Calay, are you in the campus already? Opo. Will you come to my office, please? Sige po. Thank you. Wait lang. Pinapatawag ako ni Mr. President. Mauna na ka. Okay. Miss Calay, pasok na daw po kayo. Bakit daw po, sir? He wants to talk to you. Sige na. Kausapin mo na.
First of all, Miss Kalay, I would like to congratulate you. You made it to the final list of the competition. I'm sure you're very excited about the expo. I have to commend you and Mr. Grande. I read the proposal and it's really good. However, I regret to inform you that I may be cutting short your partnership with Mr. Grande. Bilang advisor niya sa project, I may have to take him out. Po? Bakit po? The board has decided that the school cannot associate itself with Mr. Grande. Kailangan nating palitan siya bilang advisor mo. Pero sir, ang dami na pong naitulong ni Sir Grande sa project na yun. At wala na pong ibang pwedeng maging advisor ng La Presa In project maliban po sa kanya. Of course, I'm partly responsible for that. But the board's decision is firm as far as Mr. Grande is concerned. Personally, I don't want you to back out, Miss Kalay. But that's not for me to decide. Nasa sa'yo yun. Sabi po ni Mr. President, pwede daw po ako mag-back out. Siyempre, hindi mo naman gagawin yun. Ako lang naman na nawala eh. Hindi ikaw. Agnes, project mo to. Pangarap mo to, di ba? Para sa La Presa. Tumulong lang ako sa'yo. Alam mo naman yun, kahit wala ako eh. I don't want you to. After all, this is my ticket back to La Presa, di ba? Agnes? Agnes! Mr. President. Miss Kala. Ah, yes. Sir. Itutuloy ko po ang pagsali ng project. Pero gusto ko din pong malaman ninyo na hindi po ako sang-ayon sa desisyon ng school na parusahan si Sir Grande dahil lang sa isang balitang wala naman pong basihan. Wala pong kinalaman ang pagkatao ni Sir Grande sa pagiging advisor niya dahil ginawa naman po niya ng tama ang trabaho niya. Kung ano man po ang nakaraan ni Sir Grande, hindi po dapat maka-apekto yan sa standing niya bilang advisor po. Dahil as far as the proposal is concerned, Sir Grande was the best advisor a student can ever have. I understand, Miss Kalay. As far as the board is concerned, my hands are tied. But if it's any consolation to you, I will let them know what you've just said. Now, if you will excuse me. Mr. Grande. May kasamang girls. Eh, baka sumising ko. Mas mukhang ani ka pangasal niya eh. Grobe. Hindi niyo siya kilala, kaya huwag niyo siyang pag-usapan. Naging mabuting advisor naman siya sa atin. Eh, bakit? Ano pang alam mo ka, Sir Grande, ha, Agnes? Naging advisor mo lang naman siya at nakasama sa leadership training. Bakit mo pinagtatang mo sa Sir Grande ng ganyan? Ano pang alam mo sa kanya? Matagal na ba kayo magkakilala? Miss me? Yes! Oh, very good, because I missed you all. Well, I'm back, and this is my friend. Ha, 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 ha. Hindi na kayo tumatawa sa jokes ko, ha? Oh, Miss Kalay. Oh, napakalayo naman ang tingin mo. Oh, by the way,
I was advised by the president that I will be your new advisor. Okay, so let's talk after class, ha? Huh? Alright. In the meantime, malapit na ang sem break. So, who's excited with the vacation? Hello, Aunt Meg. Opo, pupunta na kami dyan. Okay. Boss, don't worry, okay? Look at the bright side. Mas makaka-focus ka naman yun sa office, eh. At saka sa role mo sa grande. And, no more canceled appointments. Hindi na rin ako araw sa mga clients. And I'm so happy. And boss, you could catch up on your reading. And you will get a little more time sleeping. And when you go, things will get more easier. Life will be breeze, you know. You really should be glad. Don't worry about me, okay? Okay lang ako. Boss, you're fired. You are fired. See? Well, it was fun while it lasted. Diba? Masaya ka pa? Alam mo, Orly. What? Habang pinagtatungol niya ako kay President kanina, I realized na I don't care how the world sees me. As long as the people I love know kung sino talaga ako. At ang importante sa akin, kung anong tingin sa akin ni Agnes. Okay. Wait, boss! So I guess you're still in the game! Huh? Maybe. Okay, let's go! How can they do this to him? He's so pure and innocent! Sabi ko na sa inyo, nakakainis tong school na to eh. Nung positive ang image ni Sir Sander, wagas kung maka-welcome. Ngayon, biglang we do not want to be associated with a drug user. Asa ng hustisya? Pero at least, Agnes, natapos nyo din naman ang lahat ng kailangan para sa project nyo. So kahit natanggal siya bilang advisor mo, hindi mo na din siya kailangan. Judy, hindi ko na nga siya kailangan, pero gusto ko pa rin siya makasama dito sa project namin para sa Lapresa. Sir Sander is the quarterly report. Your Lola wants you to read it para pagdating ng meeting mamaya, alam mo na. Salamat, Andy Meg. Oh. Sander, don't look so glum. Ang ibig sabihin lang naman ito, mapapabilis ang pagiging presidente mo. Well, it's about time. And I'm so looking forward na makita kang nakaupo sa lahat ng importanteng meeting ng ating kumpanya. Ayaw mo nun? Hindi naman sa ganun, Ate Meg. Iniisip ko lang po talaga si Agnes. May kompromiso ako sa kanya. Oh. I hope she'll understand. What's up, dudes? Hi, kapatid! Hi! Guys, kaya naman tayo bago nang tapusin yung booth for the expo. Basta libre mo kami. Oo nga! Ah, sige, tara. Have you guys heard of B-Boy Burger? Ay, diet ako. Hi! Ah, sige, saan yung gusto? Agnes, ikaw. Ang gusto niya, bumalik si Sir Sander na maging advisor niya. Kasi nga, di ba, kapatid, pinaghirapan nila gawin yung proposal. Eh, hindi ko naman magagawa yun. Ay, akala ko pa naman, bahala na si Batman. Kasi okay. Gusto ko lang makauwi na at makapagpahinga na tayo kasi isa-set up pa natin ang booth. Mapapagod tayo, di ba? Mauna na ako. Sige, dude. Sige, dude. I'll help you out. Sir, magpapaalam lang po sana ako kung pwede akong mag-absent bukas. Pero bukas lang po, sir. One day lang po. Absent? Bakit? Dahil po, sir, bukas na po yung expo and itatayo po namin yung booth ni Agnes. Okay lang po ba, sir? Sige. Really, sir? Oh. Thank you, sir! You rock! Thank you, thank you! Kailangan kasi talaga ng tulong ka ni Agnes bukas. Oh, sige. Salamat po, sir. Thank you for understanding. Putihin mo. Oo naman, sir. Oh, bakit? Wala naman. Hayaan ka lang sana na yung matulog. Oo nga, kasi gabi na eh. Diba? Alam mo naman, lumang bahay. May mga mumu. Si Aling Ono nagtatransform yun. Hindi nga, bakit? Eh, kasi nga, kanina nasabi mo, and I quote, hindi ko na nga siya kailangan, Judy, pero gusto ko siyang makasama dito para sa project namin, para sa Lapresa.
Oh. Ano namang masama dun? Eh, dapat naman talaga kasama siya kasi, di ba, konsiderasyon na yun sa tao. Nagpuyat at nagpagod na naman siya para sa project na to. Oo nga, tama ka. Pero ang phone in question namin ay, mahal mo na ulit siya, no? Alam ko yung sasasabi niyo. Alam mo, Agnes, nakikita ko sa mga mata mo. Sa mga kilos mo. Sa pananalita mo. Mahal mo pa din siya. Paala nga kayo. Uy, Agnes! Agnes! Wala namang masama. Wala namang masama kung ma-realize mo ngayon na, oops, I did it again. I still love him. Actually, sa tingin ko, hindi talaga nawala yung love eh. It's just that nataburan talaga ng galit. And now, nawala na yung galit, nag-resurface na ulit ang mga natabunan. Actually, agree? Alam niyo, matulog na nga tayo kasi gising na nga kayo, mukha na kayong nananaginip. Denier stage! Boss, paano ba yan? Hindi na ikaw ang advisor ni Miss Lane. E paano na yung chance na makabalik ka sa La Presa? To be honest, as advisor, nagawa ko naman talaga rule ko sa project eh. Nasabitin namin yung proposal. Nagawa na kami ng booth. Nakasalalay na kay Agnes as a decision ng judges kung mananalo kami ng grant. Pero boss, siyempre, dapat nandun ka sa mismong event. Malaking bahagi yung support mo sa kanya bilang advisor sa pagkapanalo o pagkatalo niya. Gets? I don't know. I wouldn't be as arrogant to say that, Arnie. So ano na, boss? Hindi ka na pupunta doon? Bad trip naman kasi. Ngayon pa, nakita-kita na ng lahat na nagbabalik na ang pagtingin sa'yo ni Miss Lane. Ngayon pa? What? Tingin mo? Oo, boss. Lahat nakakakita. Maliban na lang sa'yo. Hello. Relax, Orly. Oo. Bukas pa naman yung expo, di ba? Okay. Wala namang masama kung ma-realize mo ngayon na, oops, I did it again. I still love him. Actually, sa tingin ko, hindi talaga nawala yung love eh. It's just that nataburan talaga ng galit. And now, nawala na yung galit, nag-resurface na ulit ang mga natabunan. Hindi ka makatulog. Judy, ba't kising ka pa? Ano iniisip mo? Madami. Yung La Presa Project. Yung paparating na expo. Yung nangyayari sa La Presa. Itong nangyayari kay Sir Grante. Agnes, concern na concern kay Sander. Anong ibig sabihin niyan? Wala. Naawa din lang ako dun sa tao, siyempre. Naawa, ha? At hindi ibig sabihin minamahal mo na siya ulit? Hindi. Alam mo, nung nasaktan ka ni Sander, nasaktanin kami lahat para sa'yo. Lalo na ako siguro, kasi best friend ang turing ko sa'yo. Eh, mas close pa nga tayo kaysa kay Chloe eh. Nakita ko kung paano halos ikamatay mo ang paghihiwalay niyo. Kaya siguro, pinupush kita lagi kay Jay. At kahit na sino mang lalaki, basta wag lang si Sander. Kasi, ayaw ko mawala ng kaibigan. Kakaunti na nga lang eh. Pero kung siya talaga, at alam kung matalino ka, sige na, hindi na kita pipigilan. At huwag mo nang pigilan ang sarili mo. Ayoko. Ayaw mo? Bakit? Dahil takot ka niya masaktan ulit? Siguro. Kasi paano kung gawin niyo ulit sa akin yung ginawa niya dati? Paano kung mawala ulit siya? Kaya kung tama man ang sinasabi niyo na bumabalik ulit ang pagmamahal ko para sa kanya, Judy, hindi pwede. You're right.